No, hindi ko madadala ho sa amin yan. Para sa'yo to. Manong, ibenta na lang ho ninyo. Para sa'yo talaga to. May dalang swerte to. Isulat mo lang sa papel ang gusto mo sabihin kahit kang ino. At makakarating ito sa kanya. Sandali lang. Oh, sulat mo. Makakarating. Oo. Oh. Kahit na ano. Ayan o. Oh, ibulong mo na sa ibon ang gusto mo iparating sa kanya bago mo pakawalan. Oh. Totoo ba ito? Oo naman. Dalin mo sa kanya, ha? Napakabigat ng responsibilidad mo. Dapat makarating. Oh, ready? Sige, pakawalan na. Sa? Ready for takeoff? Tatlo! Mamo, kain ho tayo. Sensya na ho, bigla ho nagutom, mami. Tara, sige. Ay, mauna ka na, Becca. Sige po. Ma'am, tanong lang po. Tungkol ho dun sa kamukha ho ni Sir Rome, hindi nyo na ho ba talaga siya hahanapin? Kakalimutan nyo na lang po. Hindi ko naman kakalimutan, Becca. Pero inisip ko kasi, baka tama rin si Nanay na isipin ng tao na weirdo ko, baliw ako, na hanggang Batangas, sinahanap ko pa rin siya. Pero ma'am, hindi niyo naman ho alam yung magiging reaksyon niya, di ba po? At least hinanap niyo. May point ka. Sa bagay, pag nakita ko siya, baka mawala na rin talaga to sa isip ko. Hihingi na lang siguro ako ng sign sa Diyos kung dapat ko ba talagang ipagpatuloy ang paghahanap mo sa mukha ni Rome. Ay, naku, Diyos ko! Bakit naman may kalapati dyan? Uy, may kalapati! Tika, mama. Tika, ano yun? Ba't parang may nakasabit? Saan? Kanino ba yung mensahe niya? Pinadala mo? Para sa pinakamamahal ko po. Anong sinulat mo? Pwede bang alamin ko kung ano yung nilalaman? Uy, nakakahiya naman o. Sasabihin ko sa inyo. Bakit naman? O sige, sabi ko sa kanya, binulong ko lang. Sabi ko, ang pag-ibig ko sa'yo, pagmamahal ko, ay parang pastillas. Wow! Ang sarap! Sweet! Oo, matamis yun eh. Mayroon ba nun? Ano? Yun na. Medyo corny, Ma'am Terence. Ang totoo niya, masarap dito yung pastillas. Ako, napakal malinam na eksakto na lasa, hindi masyadong matamis.